ABP Golden Dog goes to the best radio magic program, Radio King Dog. Pisan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR. Para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC 882AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam niyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikigimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dove. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Maaari bang maiwasan na tayo po'y mabulag kung mayroong glaucoma? Ano po ba ang glaucoma? At ito po ba talaga ay pagkabulag ang kahantungan? Nandito po ngayon, kasama natin ngayong gabi ang isa pong magaling na ophthalmology surgeon upang ipaliwanag po ang tungkol sa glaucoma. Walang iba po kundi si Dr. Joseph Inky. Doc, magandang gabi sa iyo. Good evening, Maru. Kumusta? Long time no see. Yes, so, wala tayong glaucoma pero hindi tayo nakikita. Ilang-iti. Oo, dahil dito sa traffic na naman, Doc. Alam mo, pumunta rito. Parang pre-pandemic level ng traffic eh. Totoo. At ang malls, bukas mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. Kaya... Yes, Christmas rush pa. Nako. Ang ating mga kababayan excited magsibilihan ng kanilang ipangre-regalo. Nagsitambahan daw ang maraming mga tao ayon sa isang pag-aaral na nakita ko kanina. Tumaas ang mga obese dahil sa pandemya, Doc. Hindi naman nakakapagtaka. Dahil, lagi tayo nasa bahay. Lagi nasa bahay lang, sedentary ang lifestyle. Lagi nakaupo lang, nakahiga, nuod ng nuod. Hindi tayo masyadong kikikilos. At saka, kung hindi ka kasi, hindi malaki ang bahay mo, syempre hindi ka rin masyadong makapag-move around. Tama, hindi sa'yo si nanay, kapag ikaw ay lakad ng lakad, sabihin sa'yo, tumayimik ka dyan sa isang sulok. Oo nga. Wala ka magagawa, hindi umupo. Pero, may kinalaman ba ang diet diyan sa pagkakaroon ng glaucoma? At ano ba, Doc, ang glaucoma para sa mga hindi pa nakakaalam? Okay, ang glaucoma kasi, pinaka-layman's term yan eh, parang alta presyon sa mata. Mm-hmm. Yung mata kasi natin, may constant pressure yan eh, na pagka nag-exceed tayo o lumalagpas tayo sa pressure na yun, nagkukos ng damage sa mata. Okay? Yung loob kasi ng ating mata, meron tayong tinatawag na aqueous humor. Parang tubig po yan sa loob. Eh. Ang 80% po ng loob ng ating mata ay tubig lang po. Every day po napapalitan yung fluid o yung tubig sa loob ng mata natin. So may pumapasok na bagong tubig, tapos lumalabas po yung luma. Pagka ho tayo ay may glaucoma, may bara po doon sa ating lagusan o labasan ng tubig sa mata. So, nagbibuild up po yung fluid sa loob ng mata. Tumataas ang pressure, naiipit yung ugat. At syempre, pag naiipit ang ugat, yung blood flow o yung daloy ng dugo,
na iipit din po, hindi maayos ang nutrition ng mata natin, yan po nagiging sanhi ng pagkabulag. So there are two kinds of glaucoma, eh, mayroon tinatawag na open angle at close angle. Yung open angle, yung painless, sabi nila is silent thief of the night dahil hindi mo alam na may glaucoma ka, unti-unti lumalabo na lang yung paningin. At mayroon din yung tinatawag na angle closure. Yan naman yung painful, yung sudden, mabilisan ang paglabo ng paningin, napakasakit ng mata. Yan po yung usually madalas na na-encounter natin sa mga emergency room, sa mga clinic, yung angle closure glaucoma. Eh, doon sa ano, merong sintomas sa nakikita, may nangyayari ba sa mata mo? Yung parang unti-unti ba na nawawalan ka ng vision o lumalabo or ano ang nangyayari sa iyong paningin? Sa open angle kasi usually ang complaint na ng pasyente, constant headache, so one-sided headache, pabalik-balik na headache, madalas na kala nila migraine lang eh. Pero once na nagpunta ang pasyente sa iyo, makikita mo, maputla na yung pinaka-optic nerve nila. At when you do a perimetry o yung glaucoma screening test, medyo malala na yung condition. Yan yung tinatawag na open angle. Unlike ang angle closure, usually naagapan yan kasi masakit at bigla. Eh. Sa atin yung pain. So talagang tendency pupunta sa clinic ang pasyente. Tapos naagapan naman po. So kadalasan mas mataas po yung rate ng pagkabulat do sa open angle kasi madalas lang namin misinterpret na parang simple headache lang. So paano yan, Doc? Pampatak lang ba ang solusyon o talagang dapat operasyon? May mga stages kasi ng glaucoma. May pag early stages, yung bang parang konti pa lang yung damage o nag-start pa lang, kaya pa muna mga pamatak yan. Pero pagka medyo malala na yung stages, we sometimes advise na yung laser surgery. Mm-hmm. At yung worst comes to worst, pagka hindi na pumahabol sa laser, we do yung trabeculectomy or glaucoma filtering procedure. It's a kind of operation na po yun pagka ganun. Pero pwede pa masave yung vision kapag inoperahan, Doc? Usually pagka umabot tayo sa punto na inooperahan, 80% to 90% natutuloy na po sa pagkabulag. So medyo maliit po yung percentage na maisasalba pa yung mata. Talaga? Kawawa na ba? Ano yan? Lahi ba yan, Doc? Or ano? Oo, hereditary siya eh. Yung may mga literature na sabi hereditary talaga siya. Pero I have seen cases ng walang family history of glaucoma, nagkakaroon ng glaucoma. So, yung mga taong matataas ang grado actually are prone to have glaucoma. Pag mataas ang grado? So, yung mga 800 and above, ganyan. Ay, talaga. Eh, so, kung kanila magpapa-laser sila o magpapaayos ng kanila mga mata para bumaba ang grado, does that mean mababawasan ang chances of glaucoma? I-screen natin for glaucoma prior to LASIK procedure. Kasi kapag pag meron kang possibility na may glaucoma ka, hindi ka na ililasik. Hindi ka na ooperahan para lumino. Yes, contraindicated kasi ang glaucoma suspect sa LASIK procedure. Oo, pero hindi naman yung parang dahil mataas ang iyong grado ng mata, después magkakaroon ka ng glaucoma. Hindi naman. High risk lang kasi yung mga taong mataas ang grado for glaucoma. Pero hindi naman lahat ng taong mataas ang grado ay nagkaka-glaucoma. Ayun, oo, kasi medyo nakinabahan yung mga matataas ang grado. Na baka akala, ano yan? Anatomical ba yan? Dahil ba ang lahat na matataas ang grado ay merong bara doon? Yes, kasi pagka mataas ang grado mo, tipong halimbawa itano din above, iba yung shape ng eyeball eh. Instead na sphere or circular, it's oblong. So parang parang football na shape ng football. Yeah. So habang tumataas yung grado mo, nag-elongate yung shape ng eyeball na iipit yung mga blood vessel. Tapos kumikitid yung daluyan ng waters. Kaya nagkakaroon ng glaucoma because of that. So ibig sabihin, pag bata pa, hindi mo makikita yan. Habang tumatanda ka na lang na nagbabago na yung shape ng iyong mata, doon na nangyayari mga pagkipot na yan, Doc. Ganun ba? Tama. So, seldom talaga yung glaucoma sa children. Usually talaga sa mga mid-adulthood yan. Diyan siya na-detect.
Okay. So kung kunyari, sabi mga doc eh, hindi na ngayon tinitignan din yung may lahi ba kayo ng glaucoma, kaya ka nagka-glaucoma. So paano mo mape-prevent na dumating ka dun sa punto na yon? Ano ang mga diagnostic procedures na gagawin para, kumbaga, every year, handa ka kung magkakaglaucoma ka o hindi? Usually, meron kaming pinaka-screening procedure namin, meron kaming instrument at natawag na perimetry. Yung perimetry, parang ikukulong ko sa isang madilim na kwarto, tapos may mga pipindutin ka, may mga flashes of light na isa-shine sa mata mo. So, dapat makita mo lahat ng mga light na yon. So, yun eh, napaka magandang tool yan para ma-detect natin yung early stages of glaucoma. Usually, pag may lahi ka ng glaucoma, automatic na advice natin yung perimetry. Tapos pag mataas yung grado, medyo paduda-duda, we also advise them to do perimetry. Pero hindi siya routine sa lahat ng tao. Doon ba sa perimetry nakikita rin yung eye pressure, Doc? Hindi. Meron tayong tinatawag na tonometer yung pang-detect ng pressure. Mm-hmm. So, meron kasi mga tao na above normal yung pressure nila, pero pag perimetry mo sila, okay, normal eh. Normal yung perimetry. So, pinaka-basis pa rin is the perimetry aside from the eye pressure. So, kung maagang mahuli, mabigyan ng gamot, hindi na ba matutuloy yung glaucoma? Yes. So, parang high blood yan. So, pag naagapan, bibigyan ka na maintenance ng doktor mo, so habang buhay mo ipapatak yung anti-glaucoma na pamatak na yan. Naku, magkano naman yun, Doc? Medyo costly siya. Medyo costly siya. Siguro yung isang botelya po na naglalast na mga 2 weeks, it's 1,000 plus ang isa. Oh no! So 500 medyo pesos mahal. Per week ang gagastusin mo. Parang gano'n na nga, parang gano'n na nga. Okay, at magbawas ka na lang doon sa mga iniinom mong soft drinks, iniinom mong kape, di ba? Oo, tama, pambili na lang ng gamot. Oo nga, gano'n talaga. Medyo magsasakripisyo tayo ng konti dahil ang malaking bahagi talaga ng atin dapat pagtuunan ng pansin, yung ating kalusugan. Correct. Oo. Tama po. Hindi pa naman niya, kahit nga may health insurance ka, hindi naman sinasagot ng health insurance yung mga gamot eh, di ba, Doc? Oo, hindi. So, talagang, pag kunyari, operasyon lang o kaya hospitalization, dun ka lang masasagot ng iyong health insurance. So, yung gamot mo, kailangan talagang paglaanan mo yan. At huwag mong titipirin ang sarili. Kasi, Doc, yung iba, ang gagawin nila every other day na lang magpapatak. Ako, mali yun. Kasi hindi magiging effective maggamutan pagka ganon. So, talagang, it should be every day. Kung may lahi ka naman, Doc, anong edad ka dapat nagpapatingin ng iyong mata para ma-sure kung may glaucoma ka nang nagsisimula o wala? 40 years old and above ang recommendation. Mm-mm. So pag may lahi kayo, 40, pataas. Yan. Yung mga sakit-sakit ng ulo na yan, baka glaucoma na pala yan. Oo, correct. Oo, so dapat mga gagawin lang, inom lang ng inom ng gamot. Paracetamol, ganyan. Yes. Hindi siya, dapat malaman mo yung cause kung bakit constant yung headache. Anong klase ba yung headache niya, Doc? Unilateral, usually one-sided. Tapos parang ang description ng mga pasyente ko, parang tumatagos o mabigat daw yung pakiramdam sa mata. Parang ganun ang description nila. Okay. Nakakadagdag sa problema nila kapag sila ay palaging nakatutok sa computer o kaya ay palaging may ginagawa na yung mata nila ang kanilang ginagamit. Yung pagtutok sa computer kasi more of magiging problem yan is the dry eye. So, there's nothing to do with glaucoma lang. Pero ang pagpupuyat, may studies na mas prone to have glaucoma yung mga laging nagpupuyat. Parang ako yun. Oo, yung diabetes ba? Ano ba yan? Pwede magka-glaucoma rin? Yung mga diabetic? Diabetes, usually pag medyo stage na, yung medyo malala na yung kasi pag may diabetes, mayroong tinatawag na neovascularization. Mm-hmm. Yung retina natin, tinutubuan ng maraming ugat, tapos yung mga ugat na yan, eventually, nagkakosa ng obstruction doon sa daluyan ng tubig. Pero medyo end stage na, medyo malala na yung diabetes, tsaka siya nag-lead to glaucoma. Okay. Oh, Doc, ito, may tanong dito si Arlene. Tinatanong niya na kung bukod sa pananakit po ng ulo, lagi daw na nakikiluha, ibig sabihin daw ba nito ay nag-uumpisa na magkaroon ng glaucoma?
Pagka ganyan kasi, mainom din, ma-check. Kasi pwede rin yung simpleng grado sa mata, ganyan din yung symptoms eh. Mm-mm. So, nandun tayo sa more common. Mas more common naman kasi yung grado sa mata compared sa glaucoma. Pero mainam pa rin, ma-check para sigurado lang. Okay, si Leia tinatanong, Doc, symptoms ba ng glaucoma yung mga floaters? Floaters, hindi. Ang most common cause kasi ng floaters is usually it has something to do with diabetes at early cataract. Eh. Ah, okay. So, ang glaucoma, hindi floaters ang mga symptoms niya. Pwede kang magkaroon ng glaucoma na may katarata ka pa. Pwede magkaroon nun, Doc. Yung alin? Yung floaters? May glaucoma ka na. Hindi. Pwedeng may glaucoma ka na, magkakatarata ka pa. Paano yung operasyon nun? Paano gagamutin yung mata? Kung parehong may glaucoma na may katarata pa? Ah, okay. Kailangan pababain muna yung pressure. I-control muna yung pressure ng mata bago isabak sa cataract surgery. Kasi medyo complicated operahin. Pagsabayin mo yung cataract surgery tsaka glaucoma surgery. Okay. Ito naman, tanong ni Yasmin Apple. Sabi niya, 29 over 31 ang pressure ng glaucoma. Nagagamot naman po, kaso hindi na po ako nakakapagpa-check up. So, tinuloy niya yung gamot niya, Doc. Pero hindi na siya nakabalik sa kanyang ophthalmologist. 29, medyo mataas po yun eh. Siguro yung pinaka-safe na level is 20 and below. Kung mga 29, medyo may damage po yun. Nako. So, paano? Dapat bumalik na siya dun sa kanyang ophthalmologist para mapatignan uli. Yung mga ganung level kasi ng intraocular pressure, subject for laser treatment na po yan. Oh. So tuwing kailan ba dapat nagpapa-check up? Every year ba dapat nasa doktor ang isang may glaucoma para mapa-check lagi yung kanyang mata? Pagka normal yung perimetry, kahit once a year. Pero nakita kaming abnormal dun sa perimetry, at least twice a year. Okay. Si Edeline Soriano rin, nanonood din sa atin ngayon. At Dok, ito tinatanong ni Mary Ann, paano daw nila malalaman kung kailangan na silang pa-surgery para sa kanilang glaucoma? May mga simptomas daw ba ito? May mga criteria po kami mga ophthalmologist kung candidate na for surgery. Yung tipo hindi na nagre-respond sa gamot, hindi na kaya ng laser, yun na po sinasurgery natin. So we have to check talaga po. Medyo may mga test pong gagawin. Si Rebecca tinatanong niya, magkano po ba ang surgery for glaucoma? Depende. Depende sa doktor, tsaka depende ka sa hospital. Pero usually, age range niyan, maabot ng 50,000 siguro, mga ganun. Sa isang private doctor. Ah, yun. At least hindi naman pala milyon na nga abutin. Pero, hindi naman. Oo, pwede raw bang magkaroon ng parang katulad ng cornea na tinatransplant. Meron din daw pang pwede i-transplant para sa mga may glaucoma. Hindi, kasi ang glaucoma damage is irreversible dahil ang nasisira sa glaucoma yung tinatawag na optic nerve, yun yung parang pinakasentro ng paningin sa likod ng mata, hindi ho napapalitan yun at hindi ho nare-repair na po yun. So kahit may mag-donate pa sa'yo ng kanyang mata, walang magagawa, hindi pwede para yung buong mata ilagay sa'yo. So siya, forever na pag nasira sa ang mata sa glaucoma, permanent na po yun. Yung bang dilated eye exam lang daw bang isang method para ma-detect ang glaucoma, Doc? Dilated eye exam is kung glaucoma suspect yung pasyente. Okay. Pero yung definitive test, it should be perimetry pa rin. Ito po ba ay nagagawa sa inyong clinic? Tanong ni Sheila. Yung dilated exam, pwedeng gawin sa clinic, pero usually yung perimetry po sa mga eye center lang po meron yan. Okay, eto. Tinakwento nitong isa nating tagapakinig na yung kanyang tatay raw, 72 years old, ay nagkaroon ng glaucoma. Pinapatakang niya ng virgin coconut oil. Bakit kaya? Pinapatakan daw ni tatay ng virgin coconut oil dahil ang paliwanag, ang paniniwala ni tatay, makakatulong yung virgin coconut oil sa kanyang mata. Binabawal nga raw niya pero matigas daw ang ulo. Ano ang pwede raw mangyari? Sa glaucoma ng kanyang tatay.
Wala ko kasing study na nakakatulong o nakakagamot ang Virgil Coconut Oil sa glaucoma eh. For me kasi kung hindi siya, wala siyang magiging benefit, so hindi dapat ituloy. Kasi wala pong study, baka maging magkaroon pa po ng harmful effect yung VCO sa mata. Oo nga. Meron ba raw dapat kainin para mapabagal ang development ng glaucoma? Meron bang kinalaman ng diet dito, Doc? Unfortunately, wala. Wala namang restriction sa pagdating sa food. So, you can eat anything naman even if you have glaucoma. So, talaga anatomical. Kung ano yung pagkakalikha ng iyong mata at ayan, hindi kasalanan nung ano ng kung ano yung kinain mo nung bata. Opo, tama po. Hindi yan. Anatomical talaga. Tapos nagbabago habang tayo ay tumatanda. Correct. Ayun. So, ito ay isang, masasabi ba natin ito na nerve damage yung nangyayari sa mga may glaucoma, Doc? Yes, optic nerve damage. Mm-mm. So, kahit magiinom ka rin ng vitamin B? Kasi ang nerve, actually any nerve in our body, hindi siya nagre-regenerate eh. Mm-mm. So, pagka nasira yan, usually it's permanent. Kaya pala ganun din sa diabetes, no? Kapag nasira yung mga nerves, eh talagang nagkakaroon sila ng problema na nawawala na silang pakiramdam. O kaya palagi daw merong pins and needles sila, parang may masakit lagi. Nadadamage na yung pagkaganon. Ako. So wala nang iba pang mga solusyon. So ang glaucoma, Doc, pwedeng mangyari rin at any age o sa mga matatanda lang? Usually middle age hanggang elderly, malakas, mataas po yung incidence ng glaucoma. Mm-mm. So ano may papayo mo, Doc, sa ating mga tagapanood, tagapakinig para maiwasan na lumala kung sakasakali na ito pala nagkaka-glaucoma na pala sila? Siguro yung early screening would be the most effective. Kasi isang silip lang may isang ophthalmologist, malalaman ka agad kung suspect ka agad for glaucoma. Pagka may lahi po kayo ng glaucoma, tapos mataas yung grado, mainam po magpa-silip o ma-check po ng ophthalmologist. Pero kung wala naman kayong family history, normal lang yung grado, kahit at least once a year, masilip lang po ng doktor. Okay, nanonood pala sa atin si Mr. David Oro. Hello sir, magandang hapon. At saka si Adeline Soriano rin ng Hong Kong, maraming salamat. At iyan nga po, tandaan natin na ang ating ophthalmologist ay ating pong kaibigan. Hindi po dapat sa optometrist lang tayo nagpapatingin ng ating mga mata. Diba kapag lumalabo na, kundi dapat ka-partner po rin natin ang ating ophthalmologist pinupuntahan natin. Kasi kahit once a year lang, Doc, no? Na makapag- yes, once a year. Oo, masilik man lang, ma-check lang. Kanilang mata. Kasi kahit yung panlalabo ng mata natin, hindi lang sukat ang kailangan, hindi lang salamin. Baka mamaya iba na pala yung dahilan ng panlalabo ng inyong mata. Oo. So, Doc Inky, saan ka nila pwedeng puntahan at tawagan kung sakasakaling gusto nila makapagpatingin sa'yo, Doc Inky? Mm-hmm. So, yung clinic ko is Malinta, Valenzuela. Ang complete address is Inky Specialty Clinic, Kilometer 14, MacArthur Highway, Malinta, Valenzuela City. Nandun ako tuwing Monday, Wednesday, and Friday. Telephone number 8-283-9126. Mm-hmm. Pwede po kayong tumawag to make an appointment po. Yes. Doc, maraming salamat ha, kahit nahirapan ka magsalita. Pwede mo rin. Sinamahan mo kami. Thank you so much. Medyo namamaos. Okay, you're welcome. Basta ikaw, hindi kita mahindihan. Oo nga, huwag ka na kasing kumanta, Doc. Ikaw talaga. Thank you so much. You're welcome. Bye-bye. Ayan, si Dr. Joseph Inky po. Napakagaling pong ophthalmology surgeon. At sa Valenzuela lang po yung kanyang clinic. Patingin na po kayo para hindi tayo nag-aalala sa inyong mga mata. Oy, Tiasmin Apple, bumalik ka na kay Dr. Joseph Inky para makita yung mata mo. Delikado, 29 over 31. Mataas pala yung iyong pressure. At syempre, nanonood din sa atin si Bara Perez Valle. Hi, Mara! Kamusta ka na? Miss ka na namin. Dali mo na rito yung babies mo. Si Mara, may twins na. Ang pangalan ng kanyang twins, Yana and Yara, ang cute-cute!
Mara, Valie, maraming salamat at congratulations sa iyo at sa iyong husband. At mag-ingat lang kayo lagi and stay happy. Alam ko, mahirap. Pero labanan natin ang ating kalungkutan. Nanonood din sa atin si Max Alvarez mula sa Nakpan, El Nido, Palawan. Si Eduardo Avila Bartolay na ating Metro Patrol. Magandang gabi sa iyo. Si Ray Borile Sr. At gayon din si Ate Liza Aquino. Magandang gabi. Lori Santos, hello. At ang aking classmate na si at friend na si Preslin Cruz Garcia. Maraming salamat. At maraming salamat din po kay Dr. Jose Pujalte Jr. Doc, ang medical director po ng Philippine Orthopedic Center. Napakabait. Thank you so much kay Ma'am Cha. And sino nga isang ma'am na ating papasalamatan? And yan, kasi alam nyo po, merong kasing isang bata na nasa gasaan ng ano, ng bike pagkatapos nabali ang kanyang hita. Kawawa naman. Nako. Eh mag-ingat po kasi. Mag-ingat tayo. Kahit lalo na yung mga nagda-drive, napakalaking responsibilidad po ang pagmamaneho, hindi lang ng four-wheeled vehicle, kundi yung mga two-wheeled vehicles po natin, yung ating motorsiklo, pati bisikleta. Ang aking lola, dyan din po nasawi, no? Na may isang bisikleta po na humahangos pagkatapos nadagil po siya nasa gasaan. Tumalsik yung lola ko, alam nyo, dahil nabalian po siya, matanda na. Mga ilang linggo lang po siya sa ospital. Binawian po siya ng buhay, nagka-pneumonia po siya. Hindi na kinaya ng kanyang edad yung kanyang hospitalization. So, ingat po tayong lahat. Mahirap po na makadisgrasya, mahirap na madisgrasya. Mamaya, yan yung disgrasya at saka mga sugat, yan ang pag-uusapan natin with Dr. Ray Salinel Jr., isa pong napakagaling namang diabetologist at infectious disease doctor at head po ng infectious disease department dyan po sa ospital po ng Maynila. Mamaya po yan, dito pa rin po sa Radyo Klinika sa DWIZ. Radyo Klinika sa DWIZ. Balik po tayo dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. At si Doc Ray, dapat ang ating kasama po ngayong gabi para pag-usapan nga itong sugat ng mga, lalo na ng mga diabetics. Kaya lang, pumunta pala siya sa wake daw ng mother ng friend niya. Akala daw niya makakating siya na maaga ron at makakapag-zoom kami. Eh ngayon lang sila nakarating, sobrang traffic daw sa NLEX, sa Santa Maria, Bulacan, nandun si Doc Ray. So anyway, titingnan natin kung makakausap naman po natin si Zed Cantuba, na alala nyo po yung ating wound nurse na magiging kahalili po ni Doc Ray para pag-usapan nga po ang pangangalaga sa sugat, lalo na ng mga diabetic patients. Kaya nga, pag diabetic, kaya sinasabi ng mga doktor na wag na pong magpa-manicure, pedicure, kasi nga, napakalaki ng chances ng pagkakasugat. At pag nagkasugat, naku, ang impeksyon ay hindi po kaagad kasi gumagaling ang sugat ng isang diabetic. Bakit? Kasi sa sobrang taas ng kanyang sugar, ay nako, nagiging invitation yan para sa mga bakterya na magkasayahan dun sa kanilang sugat. Hindi po madaling gumaling ang sugat ng isang diabetic. Ang mahirap pa po, yung hindi nila nararamdaman o hindi nararamdaman na isang diabetic na siya pala ay may sugat na. Ako nga sumabit lang yung paa ko sa gate namin kasi meron parang nakausli roon. Nako, hindi ko agad napansin. Mabuti na lamang na nakita ko na parang nung siguro naramdaman ko mahapde, medyo matagal na. At saka kasi kontrolado yung sugar ko. Kaya ang aking pong pakiramdam medyo matalas pa. Kaya lang, takot na takot talaga ako every time magkaroon ng sugat. Kasi yan nga ang iniisip ko, yung infection. Minsan daw kasi sa labas, parang akala mo wala na, yung pala sa loob, nandoon na po yung infection at pwedeng kainin na po ang mga laman ninyo hanggang sa mamatay ang mga tissue ng inyo pong laman na nagiging dahilan nung tinatawag na necrosis, gangrene, na pwedeng ikaputol po ng mga paa o anumang
mga parte ng katawan ng isang diabetic na nagkakasugat. Kasi hindi lang naman sa paa. Kaya lang madalas sa paa kasi yan yung hindi natin napapansin. Eh. Naglalakad tayo, masasabit tayo, makakatapak tayo ng thumbtacks o kaya ng ano ng pako, ganyan, mabububog. So hindi mo napapansin na ikaw ay may sugat dyan dahil nga wala na minsan pakiramdam ang iyong paa. Tapos doon na nagsisimula ang pagkakaroon ng problema. Kaya kung naliligo rin po kayo, dapat sinecheck nyo rin po ang inyong mga binti, paa, tuhod. Kung meron po kayong mga sugat kahit parang kagat lang ng lamok. Nako, aba, andiyan si Doc Ray. Si Doc Ray, na-pressure ka, Doc. Okay, Dr. Ray Salinel Jr. ay diabetologist, infectious disease specialist at head po ng infectious disease section po o department ng Ospital ng Maynila. Doc! Ay, na-touch yes, naman ako nandiyan. Yes, magandang gabi sa'yo. Pasensya na. Okay lang. Okay mo, lang, Doc. Yeah, bigla akong tumakbo sa coach, loob ng kotse ko kasi andito ako sa wake ng isang mother ng good friend ko ay namatay. Oh. Kaso dito pala sa Santa Maria, Bulacan, may banda ng musiko. Oh. Kaya ako bigla na tatakbo dahil maririnig niyo yung banda ng musiko. Pag may patay, may ganun pa rin. Merong banda. Ganun nata sa probinsya eh. Oo nga. Oo nga. Ganun. Oh, anyway, magandang gabi po sa inyo lahat. At yun nga po, gusto ko po kayong batiin ng isang maaliwalas po na Tuesday night po. Pag-usapan po natin yung kaninang, kasi nga alam mo, November kasi, November, actually, you were celebrating parang Diabetes Awareness Month, I think? Oh. Oo? Oo. Oo, yun. Kaya nga, mainam na nasabi mo kanina na, yun nga. Oh, palaging pag kunyari na pag-usapan diabetes, palaging equivalent yan sa sugat, di ba? Parang yun ang kanilang ine-equate yung diabetes not, sa sugat. More often than not, kasi pagka mayroon kang sugat na matagal gumaling, pabalik-balik na pigsa, pag bigla nagkaroon ka ng fungal infection na hindi nawawala, pabalik-balik din, sabi nila, naku, diabetes yan. Mm-hmm. No? So, marami rin dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa in particular sa paa. Mm-hmm. No? In particular sa paa. Kasi nga ito yung dependent portion ng ating pong katawan. Nakatayo tayo ng matagal, naglalakad tayo ng matagal, tumatakbo tayo, tumatalon. Okay? Kaya ito po yung prone talaga sa sobrang stress at pressure. Yes. Okay? At more often than not din po, ito rin po yung neglected part ng ating body. Oh, oh, oh. No, I'm sure you will agree with me, yung mga nakikinig po sa atin, marami tayong mga kababayan na they don't usually look into their feet bago matulog. Walang tumitingin ang feet natin. Nakikita mo lang ang paa pa nagpa-pedicure ka. Oo nga. No? Pero pag actually, kayo mismo, wala. Kahit naliligo nga, di ba? Minsan hindi mo maabot kasi yung paa mo. Totoo yun. Kaya totoo hindi yun. Mo rin nalilinis kaya, ng mabuti, hindi mo na-check. Oo. Kaya more often than not, ito yung lagi pong napupuruhan, no? Mm-hmm. Yung lalo na po yung mga diabetes po na hindi nakokontrol ang blood sugar, na kung saan pumasok na po yung complication ng neuropathy, okay? Meron na pong peripheral vascular disease, okay? Ayan. Ganun po ang nangyayari. Okay. Numb na siya, tapos may callus pa, tapos kumbaga, may crack, hindi napapansin, mm-hmm. yung mga sugat. Kaya naman po, before makita niya, nabubulok na pala, nangingitim na. No? Kaya po, dapat talaga po, gawin natin, ako, sasabi ko sa mga pasyente ko, ayoko kayo magkakasugat. Number two, always check your feet before going to bed. Oo. Pero Doc, yun nabanggit mo yung pagkakrack. Bakit nga ba nagkakrack usually ang heels ng isang diabetic? Yung kanyang sakong? Number one, kulang sa moisture. Very particular kasi dryness. Dryness ng ating pong katawan. Hindi lamang po paa. No other parts of our body, dry po yan dahil po sa problema yung natagpo natin na neuropathy, no? Mm-hmm. Autonomic neuropathy po, which is very common among complications sa diabetes po. Kaya po, ganyan nangyayari. Tapos, lalo na po yung mga, ang trabaho po talaga nila ay, magsasaka, mm-hmm. o kaya po,
lagi pong nasa basa po yung paa nila, yung mga ganun tipo. Kaya po, very common yung ganung klaseng problema sa mga pasyente. Oo. So, ano ang kailangan nila? Kailangan may moisturizer? Ayan, lagi ko sinasabi sa aking mga pasyente, whatever brand, pwede lang gamitin niya para i-moisturize, para po magkaroon ng konting moist, yung medyo tubig. Kasi alam mo, gustong maganda kasi na medyo parang dump. Alam mo, parang... Mamasa-masa. Tagalog pa. Mamasa-masa. Yeah, mamasa-masa. Diba? Para na may minta yung freshness, kumbaga. So, kahit lotion lang, yan. Pwede. Kahit lotion lang, kahit anong brand. Kahit may opening na, may mga crack-crack, Doc, pwede kang mag-lotion pa rin. Oo, as long as hindi talaga siya. Malalaman mo naman kasi pagka yung may sugat. Na malala, diba? Oo. Kasi alam mo, minsan mga alcohol-based din yung mga ganyan. O water, mararamdaman mo, ouch, para mapi. Diba? Ibig sabihin, may sugat ka. Ayan, kinakailangan, pa-check mo kaagad sa iyong paboritong family physician or paborito mong mga diabetologist or endocrinologist para magapang kaagad, especially kung ikaw ay may diabetes. Ay, yung ibang ginagawa kasi tinutuklap lalo eh, di ba? Yung kanila mga bala. Ayan! Nako, ang sinasabi ko sa mga pasyente ko, hindi tayo pwede mag-self-surgery. No? Self-surgery, especially kung may mga kalyo. Kalyo, kalus. Yes. Ano ba yun? Mga, yung, di ba pinsan may mga appendage sa dulo na parang ikaw mismo gusto mong tanggalin. Yung mga ingrown na sinasabi ganun. Nila. Oo, naku, ingat-ingat tayo sa ganyan. Dahil marami po napupurnada pagka hindi magaling yung pedicure. Okay? Kaya sinasabi ko, kung meron kayong gamay na, na pedicurista or manicurista, dapat doon na lang kayo lagi. No, para po kayo ma-murder, kumbaga. So, ibig sabihin, nag-uumpisa pa lang, Doc, yung sugat, kailangan patignan na sa iyong diabetologist o sa iyong doktor para matiya kung hanggang saan na ba yung extent ng infection. Tama ka dyan. Kasi sometimes, akala nung iba, mababaw lang. Oo. Yung pala, malalim na pala, no? Akala nila, simpleng maga lang. Yung pala, malalim na pala yung problema. Mm-mm. Kaya dapat po talaga, lalo na po doon sa mga, lalo na po doon sa mga diabetiko, may diabetes, may problema po sa blood sugar, huwag po kayo mag-atubili. Once na nakita niyo po may kakaiba, namumula-mula, okay? Lalo na po kung nagsuot kayo ng bagong sapatos na masikip, okay? O kaya po, nakanto ka doon sa pinto, alam mo yun, di ba? Yung pintuan, kanto, o kaya sa tagiliran ng lamesa, nakanto yung hinlalaki, o kaya yung hinliliit mo, nagkasugat, nagkaroon ng konting abrasion, huwag ipagawa ko yun. Kinakailangan ipa-check up to kagad. Ako. Ay, eto, Doc, paano kung kunyari ganyan nga, na may sugat na ang pasyente, tapos, ayung mataas pa yung kanyang sugar, masisave pa ba yung kanyang paang may sugat or anumang bahagi ng kanyang katawan na may sugat? Magandang tanong yan, ano? Number one, when we say masasagip pa ba, marami po tayong factors na dapat i-consider. Number one, how early ka nagpatingin? Okay? Siyempre, early diagnosis, early treatment. Number two, how high ang iyong blood sugar? Okay? Number three, yung circulation, yung sa area na yun na may sugat ka, ano, kumusta? Okay? Number four, yung neuropathy, numb na ba yan? Okay, wala namang pakiramdam yan. Okay. Number five, aba, malaki ang na itutulong po na toranesa ng pasyente po. Number six, syempre po yung tulong po ng medical treatment o yung antibiotics. Antibiotics, kinakailangan mabigyan ng antibiotics or kaya po mga lubricant or mga moisturizers. Marami po tayo dapat i-consider, no? Sa mga kung gagaling ba yan, kung masasakit ba yan, marami po tayo dapat po i-consider dyan. Kaya po, dapat po talaga regular kayo nagpapakonsulta sa inyo pong family doctor or diabetologist, lalo na po kung hindi po kontrolado. Lalo na po ngayon, napapasok na po ang Disyembre. Alam naman po natin kung anong December maru. Diba? Sinasabi ko sa mga pasyente ko na pagkagayon itong December, ay naku,
sigurado ko wala na pong bumabalik ang pasyente. Wala na pong bumabalik ang pasyente sa klinik ko kasi tatagunan. Alam nila, alam nila, pipigilan ko sila. Okay. Oh, pero iyan nga eh, kailangan magsakripisyo kasi ano ba naman yung konting sakripisyo kapalit naman yan ng paa mo na maisasalba, di ba, mula sa pagkaputol. Oo, nalala ko tuloy nung may pasyente ako dati na isang viuda na siya, pero ang kanyang mga anak ay titulado na mayam. Kapag eh, ano na talaga, nasa abroad, naiwan siya rin yung mag-isa sa Pilipinas. Nagtataka na yung mga anak niya, tuwing tatawag yung anak, mga anak niya, nasaan ka mami, nasa Boracay, nasaan ka mami, nasa Bacol, nasaan ka, nasa Bohol, nasaan ka mami, nasa Palawan, nasaan ka, nasa Bigan, lakwa siya talagang nakwa siya. No? Kaya nung nakita niya yung aking clinic, sabi niya, Doc, gusto ko yung ginagawa mo, hinawakan mo yung paa ko. Sabi ko, oo naman ma'am, kasi kailangan ma-check ko kung may sugat ka dyan sa paa mo. Sabi niya, tama ka dyan, Doc, kasi alam niyo po ba na ang aking bisyo po, ang aking pong ang aking comfort zone o parang ganun ay paglalakwat siya or traveling. Okay? Kaya ayoko maputulan ng paa. Kaya kailangan alagaan mo paa ko doon. Kasi ayoko po na maputulan. Ayoko po maglakad sa mall na naka crutches o kaya naka wheelchair. Ayoko yun. Gusto ko po nakapunta ako kung saan gusto kong pumunta, kaya alagaan mo paa ko. Yan sinabi talaga sa akin. Ano, Doc, ang usualing mga nakikita mong mga sugat? Kasi alam ko, mayroon na kayong wound care ni wound nurse Zed Cantuba, no? Oo, na talagang ito ang finofocusan nyo. Oo. Anong mga tipong sugat yung mga ipinapakita sa inyo o dinadala sa inyo? Iba-iba eh. Pero more often na siguro about 90% talaga ay mga diabetic patients. Number one, nangingitim yung hinkuturo, yung big toe, heel bone, problema sa heel bone, sa legs po nangingitim, okay? Uh-huh. Dahil nga may kasama na rin peripheral vascular disease, okay? Sa mga nag-umpisa lang daw yan sa parang kagatang lamok, nakinamot, okay? Iba naman po sa may, ano ba tawag dito? Yung ankle joint. Ano ba Tagalog ng ankle joint? Hindi ko alam yun. Alam ko lang English. Ankle joint. Ayan. Yung parang bukong-bukong yata yun. Bukong-bukong. Yan, o. Bukong-bukong. Ayan. Nag-umpisa lang po sa malit na parang kagatan lamok, kasi kinamot na makati daw kasi. Uh-uh. Okay. Pagising sa umaga, namumula na. Uh-uh. Ayan, namamaga na. At kumalat okay. na yung sugat. Oh. Kumalat lumaki na pa. Yung sugat. Uh-uh. Oo, lumaki pa. Marami po, ang dami kaming nasagip na ni Sed na mga sugat po na halos sa akala namin, hindi namin magagawa talaga eh, no? Mm-mm-mm. Kasi talagang alam mo yun, ang lalalim ng sugat, parang wak-wak na hindi maintindihan. Mm-mm. Okay, darating sa klinik ko, may amoy pa. Mm-mm. Alam mo yun, alam mong mayroong bacteria talaga na involved, okay? Mm-mm. Kaya naman po, ako to, parang natutuwa ako at I'm so blessed of having my nurse, Zed Cantuba, with me. No, yung parang pangarap lang namin dalawa yan, na makatulong pa talaga ng marami sa ating mga kababayan ng mga diabetiko. Ito na, grabe na talaga. Mm-hmm. As in, ang dami na namin po nasagip. Ang dami lang go-graduate. Ang dami na po talaga kaming nasagip na hindi sa maputulan talaga ay nasagip pa namin. Kaya sobrang ito na, dalating na nga sa clinic, mga pagkain. Alam mo yun, nagugutom sa nagaling yan. Yung mga ganun tipo, mga pagkain, sign of gratitude, no? Pinapadala ng pamilya na tinulungan namin. So yun, kaya naman po dun sa mga kababayan po natin nakikinig ngayon po sa ating pong programa, huwag nyo pong ipagwawalang bahala po yung mga simpleng sugat dyan sa paa po ninyo. Mm-hmm. Huwag nyo po ipagwawalang bahala po yung mga simpleng ingrown. No, na murder, okay? Dahil yan po, isa po sa dahilan kung bakit po napuputulan ng paa, yung po mga neglected,
No? Kapabayaan. Akala nila wala lang yan. Sugat lang yan. Nilagyan lang ng ano, ng mga gamot-gamot, in alcohol. Akala nila yun na ang solusyon. Pero yung pala malalim na yung nagiging infection. Pakita nga natin yung picture ng bagong clinic ni Doc Ray at saka ni Wound Nurse. Ni Mr. Wound, ni Zed Cantuba, ayan. Ah, okay. Dr. Ray Salinas, Wound Care Center. Ayan. Saan ba yan, Doc? Saan? Ayan, sa May Buendia, Corner FB Harrison, Pasay City. Ako alam niyo po yung OWA Buendia, nasa harap at hindi lang kayo napaparap lang po. Kanto lamang po ng FB Harrison, Buendia. Nandiyan po yung Balbidos Clinical Laboratory. Mm-hmm. Nandiyan po kami ni Ted, Monday to Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Kanina po, we had like tatlong pasyente, nag-home service pa kami, na isang 86-year-old po na nagkaroon po ng, mismo doon sa pinakaupuan ng buto natin, upuan ng yes, buto natin. Yes, yung coccyx ba yun? Coccyx part, okay. Yun na po, malaki na po yung uka, malaki na po, malalim na po yung nasugat. Okay, dahil lagi po nakahiga na yung pasyente. Yan po, nilinis namin mabuti, pero nagpa-culture rin po kami. And we're waiting for the result of the culture. And hopefully, sana mahabol namin, masalit namin. Dahil dun sa, nadadamay na yung ibang part ng kanyang buttocks. No? Mm-hmm. Yung ibang part ng buttocks po niya. Kaya po, hindi biro po, dahil na po na we noticed na rin na dumadami din po yung pasyente po namin na medyo bata pa, no? 45, 42, 39, 36 po. Mga ganun na nabubulok pa po yung kapabayaan, binaliwala, okay? Dahil nga po, well, syempre, alam naman po natin na sa isip nila, baka mahal. Okay, at nagugulat lang talaga sila. Yung isang pasyente na, can you imagine from naghama, nag-home against medical advice, sa isang kilalang private hospital, and then dumiretso sa clinic namin. Dumiretso sa clinic namin, hinintay namin siya, nakiusap, hinintay namin siya para, kasi hindi sila satisfied sa performance ng mga doktor doon sa isang sikat na private hospital na yun. Taming po dumiretso, and dalawa pa lang na session sa amin na laking sobrang nagulat talaga sila. Mm-hmm. Sobrang laking gulat talaga nila na kung paano nag-improve yung sugat ng kanilang father. No? Mm-hmm. Talaga nagulat din sila sa mga gamit. Yung mga gamit kay Seth Cantuba, sabi ko galing pa yan. Galing pa kong middle east po yung mga gamit na yan. Yung po mga vacuum, yung po mga negative pressure, yung po mga silver foam. Ginamit din namin yan kay mama mo. Yes, yes. O yung mga iba pang mga materialis na yan. Oo, alam. Kaya ngayon talaga magaling na ang sugat ni mama. Nag-keloid na lang. Pero magaling na. Wala na yung traces nung antagal namin nag-alala noon, Dok. Kasi syempre diabetic si mama. Tapos may nagnanana yung kanyang sugat. Dinala namin doon sa ospital pero iba yung ginawang procedure para gamutin yung biglang nagnaknak na sugat. Kaya mabuti na lang dumating kayo ni Mr. Wound, ni Zed Cantuba, Dr. Ray. Cantuba, opo. malaking bagay talaga yung inyong partnership. Ang galing ng inyong partnership ni Zed, Dr. Ray. Oo, alam mo, blessing din talaga. Ang galing-galing talaga ni Lord na tinuro niya ako at sinama niya ako dito kay Sen. Dahil alam niya siguro yung advocacy ko rin. At nagkakatuwa din kasi yun. Nag-aalay din kasi niya. Advocacy ako. No, na makatulong ng marami po mga kababayan po natin. At yung mga diabetic patients po na talagang walang pera, walang kakayanan yes, para yes. po yun, magpalinis ng sugat. Ayan. Ang dami namin na sagip. No, in a matter of 10 months, saka yung 18 na kami na pag-graduate. Nasagit kami ng maputulan ng paa, pero nasagit pa lang. Pero Doc, naka-encounter ka na ba ng sugat na meron ng mga worms? Wala pa naman. So far, wala pa akong nakita. Pero dito sa kliniko ha. Pero during my training,
yun yung may print, yung nakakita na ako. Talaga? Bakit umaabot sa ganun? Yung mga magot. Mga magot kasi sa sobrang, alam mo, ang gusto-gusto ipagkain ng mga magot, yung mga dead tissues. Oo, oo. Dead skin. Yan. At sa sobrang, wala na rin kasi yung pakiramdam. Oh, hindi niya alam. Yung pasyente, hindi niya alam. Mm-hmm. Na nabubuhay na pala doon na may gumagapang na, na mga magot, yung mga ganon. Mm-hmm. Marami na, may nakita na ako ngayon sa training ko noon. Pero dito sa clinic ko so far naman, sa Bundia, eh wala pa naman so far. Well, usually siguro nangyayari rin yan, Doc, sa mga remote areas na wala kasing nakakatingin na mga manggagamot, no? Hanggang sa mapabayaan na lang na mapabayaan yung kanilang mga sugat. So, yeah, yung ating mga kababayan, kahit saan man po kayong panig din ng Pilipinas, pwede kayong dumayo dito po sa clinic ni Dr. Ray Salindal Jr. Patingnan niyo po ang sugat po ninyo. At, alam mo mga pasyente namin, as far as nagulantang kami, as far as Patangas, Cavite, Bulacan, meron pa kami galing pang Antipolo, kung saan nanggagaling mga pasyente namin, talaga namang dumarating sa kliniko, may daladalang, alam mo yun, barangay ambulance, magandang tipo ba? Mm-mm. Oo, talagang word of mouth din, nirekomenda kami. Ganyan. Yun. So far, ang blessed ako. Oo, kaya nga maraming salamat sa inyo ni Zed Gantuba, Doc Ray, kasi naisipan nyo ito na ito ang pagtuunan ng pansin. Kasi ang dami nga ang mga kababayan natin na hindi lang diabetes, kahit may cancer, di ba, na nagkakaroon din ng sugat. Yung mga parte na kinakain ng cancer ay napapabayaan yung kanilang mga sugat. Tapos ang nagiging hatol kagad, putol, puro putol. Diba? Nang hindi man lang tinreat muna ng mabuti yung sugat, baka sakaling masave pa. So, totoo yun. So, napakalaking bagay yung ginagawa nyo. Yun nga, yung isang pasyente yung kinukwento kasi nagaling sa isang malaking kilalang private hospital. 11 days na yung pasyente, 1 million ang bill. Mm-mm. Okay. Pagdating sa aming clinic, nakakadalawa lang palang silang session. Na pang very minimal lang talaga yung PF namin. Nagugulat nga sila. Nagugulat talaga sila na ang sabi nila, sana raw pala niya siya nagpa-admit doon kasi nasaya lang daw yung 1 minute na wala naman nangyari. Parang kinatay lang daw yung paanong tatay nila. Parang ganyan. Nakakaawa po, no? Kaya ako, I'm so grateful. I'm grateful din sa'yo, Maruna, kahit paano. You're helping us to spread our advocacies sa mga tao po na meron pong Dr. Ray Salinas Wound Care Center, Wound Care Clinic na handa pong tumulong po sa inyo sa abot kami makakaya para po sabitin yung mga ganyan, yung mga non-healing wound, na, especially among diabetic patients, o kaya may mga vascular diseases. May pasyente kami huli na pag-drive namin. Nagkaroon siya ng skin lesions dahil sa cancer. Okay? Mm-hmm. Nalinis namin mabuti yon. Tapos, confirm namin na cancer nga. Okay? Saka namin ni-refer na ngayon sa cancer centers na malapit sa hospital. Mm-hmm. So, Doc, breast naman yon. Oo, sabi ko nga hindi lang diabetes, cancer, anuman. Pero Doc, pakiulit na lang ulit kung saan matatagpuan ang Dr. Ray Salinel Jr. Wound Care Center. Ayan, nasa Balbinos Medical Laboratory po, 117 Buendia, Corner FP Harrison Street, Pasay City. Nandiyan po kami Monday to Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. You can call or text my secretary, si Merle Nunez, 0942-471-4353. I would like to take this opportunity, Maru, para po makirami po ang detalk ngayon sa Mary the Queen Memorial Park po sa Santa Maria, Bulacan. At ako po ay nakikirami po sa pagyaon ng mother ng aking kaibigan, si Mami Noreen Eugenio. No, 80-year-old na po siya, nakikiramit po ako sa pag-aing pamilya na Nelo Ring, Eugenio po dito sa Santa Maria, Bulacan.
Okay. Ang amin din pong pakikiramay. Anyway, nakikinig at nanonood din si Ray Borile Sr., si Jovi Cabalquinto, si Edeline Soriano, Max Alvarez, Yasmin Apple, Nelson Malinaw. Magandang gabi. Thank you po. At Doc Ray, thank you so much again. Maraming salamat. Ingat ka. Maraming po salamat. Kayo din, ingat din po kayo. Ha? Malapit ang kain ng seafood. Bantayan po ang ating sugar. True. Thank you so much, Dr. Ray Salinel Jr., Infectious Disease Specialist at Diabetologist at matatagpuan din po sa Ospital ng Maynila. Bukod po sa kanyang clinic sa Balbitos Medical Clinic, dyan po sa may Buendia Corner Harrison. At ako rin po nagpapaalam na maraming salamat. Ako po si Maru Pahati Sarne. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan dito sa DWIZ, sino nandyan? Sino Rashid Loxin? Si Micah? Si Jessa ba? Ayun, ito. Micah, Jessa, Elaine, Rashid, Ariam, and of course, ang pogi-pogi-pogi! Naks! Fred Belamala. Maraming salamat po. Susunod na si Ruth Abao. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.